Yumaman, naghirap, yumaman. Yumaman ako, bumagsak, at naghirap ang buhay ko. Pero, mas sinwerteng maging big time ngayon. Ako si Sherwin Gonzales, at ito ang aking kwento. Mulat sa pool, swerte nang matatawag si Sherwin pagdating sa pera. Ni isang beses ay hindi raw niya nasubukan mag-apply ng trabaho kahit pa nagtapos ng kursong computer engineering. Halos laway nga lang daw ang naging puhunan sa kanyang kabuhayan. Lumaki kami yung parents ko pagdating sa pera, medyo strict sila. No? So pag may gusto kaming bilhin, ginagawa namin, dumidiskarte na ako. Bata pa lang si Sherwin may sarili ng diskarte kung paano kikita ng pera. Yung childhood ko yung naging training ground ko para kumita ng pera. So at the early age pa lang, no, yung mga bote-bote, yan, iniipon ko yan and then binibenta ko yan sa junk shop. Kung ano man pwedeng pagkikitaan, talagang ginagawa niya. Kasi ako dati akong bakal bote rin naman, kaya siguro nakukuha, nakikita niya sa akin. Kaya ginagaya niya. Pinagkakitaan din niya maging ang kanyang pag-aaral. Yung mga kaklase ko, kinokontrata ko yun lagi na pagka may project sila o research, ako na yung gagawa. So doon, nakaipon ako, kumikita ako ng 200 to 300 pesos bawat kaklase. At ang kanyang galing sa dancing, nagamit din niya pandagdag sa kanyang savings. Nag-start akong sumali sa mga dance group sa school, no? Lumalabang kami sa mga inter-competition na contest. Kasama ko siya sa isang dance group lang kami before. Doon kami kumikita sa pagda-dance contest at pag mga guesting sa mga amateur. Pagkadating sa mga pwedeng pasukin na pagkakakitaan, go talaga siya. Sa isang buwan, kumikita siya ng halos 60,000 pesos. Kaya naman sa edad na 22 taon, meron na siyang sariling sasakyan. Nakabili na ako ng sarili kong kotse galing dun sa mga kinita ko at wala akong hiningin pera sa magulang ko. Parang wala pang 1 year, nagsawa ako. Pinost ni Sherwin online ang kanyang kotse para ibenta. At wala pang isang buwan, kumita siya ng 70,000 pesos. Tinry ko lang siyang i-post sa internet, so sabi ko sa sarili ko, parang magandang negosyo yan. Pinasok naman niya ang pagbabuy and sell ng mga kotse. Paisa-isa, hanggang dumami. Bago pa mag-30 anyos, si Sherwin, milyonaryo. Pero hindi nga lang daw siya swerte pagdating sa pera. Aba, pati sa love life. 2011, nakilala niya si Michelle, na member noon ng It's Showtime Dancers. Nanood ako ng Showtime, pinakilala siya ng common friend. Nung naging kami, parang feeling ko siya yung swerte sa akin eh. Kasi nung time na yon, dumubli yung benta ko ng sasakyan. Pagkatapos ng isang taon, nagpakasal sila at bumuo ng pamilya. Nagpatuloy ang pagbuhos ng swerte sa buhay ni Sherwin. Sa kanyang mga negosyo online na ibibigay niya higit pa sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng 8 sasakyan at nakakapag-travel kung saan-saan. Nakabili akong 2 kondominyo. Maganda yung buhay namin noon kasi abroad-abroad lang kami. Hanggang sa taong 2014. Be, tingnan mo to. Sa kagustuhan ni Sherwin na mas mag-level up pa ang kanilang buhay, nainganyo siyang ipasok sa isang investment ang lahat ng kanyang pera. Meron akong na-meet na buyer. First time kong makakilala ng buyer na hindi siya marunong tumawad. No? Nag-meet kami, nakita niya yung kotse. Ganun lang kabilis makipag-deal sa akin. Curious lang ako, sabi ko, ano ba ang trabaho mo? Sabi ko gano'n. Sabi niya, wala akong trabaho. Pero kumikita akong 600,000 weekly. So parang sabi ko, ah, mukhang ayos to. Ah. Sabi ko, mukhang dito ko na mabibili yung dream house ko na pinangako ko sa asawa ko. Dahil malaki nga raw ang kitaan, nag-loan pa sa banko si Sherwin pandagdag sa sinasabing investment. Kung maglo-loan akong 2 million, ipapasok ko dyan. Nasilaw na ako sa, hindi ko na inisip kung legit o hindi. Nakikita ko yung pera ko, ang lalaki. Kumikita akong 60 to 70,000 a day. Sabi ko, hindi ako mag-withdraw hanggat hindi 1 million yung kinikita ng pera ko. Pero pagkatapos ng 2 linggo, ang kanyang pera nalimas. Minalas si Sherwin na scam. Na-scam siya doon ko, nakita na talagang
down na down siya. Yun yung pinaka-downfall niya. Talagang depressed siya. Ako that time naman, nasa abroad ako noon eh. Sabi nga nung kapatid niya, kakambal niya, sabi niya, Daddy, eh, kausapin niyo si Sherwin. Sa totoo, gusto na magpakamatay yan. Sa halip na kumita, nabaon sa milyon-milyong pisong utang. Minalas yung buhay namin. Ang sakit, hindi ako makapaniwala na mangyayari sa amin yun. Eh, anong gagawin natin? Ang daming demand letter. Pasensya ka na. Di ko naman alam na may scam tayo eh. Dahil ko nare-receive na sa PINA, mga demand letter, talbog kong cheque. Wala na akong magawa kasi pinaglagyan ko rin pera, hindi ko na masingil. So, wala, no choice ako kundi magtago muna. Nagtago si Sherwin at lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, ipinanghingi niya sa kanyang mga magulang at kapatid. Sobrang daming adjustments na nangyari. Dumating pa nga yung time na lumapit siya sa kakambal niya para sagutin yung tuition fee ng anak namin. Ang dami talagang pagbabago, sobrang hirap. Sabi ko sa asawa ko, pasensya ka na. Nasunugan man ako ng pera, pero hindi naman ako nasunugan ng pangarap. Bigyan mo akong time, pagagawa ko yung bahay na pinangako ko sa'yo. Taga Binangonan, Rizal, ang sinwerte sa buhay hanggang sa minalas ng ma-scam. Sabi ko sa asawa ko, pasensya ka na. Nasunugan man ako ng pera, pero hindi naman ako nasunugan ng pangarap. Bigyan mo akong time, pagagawa ko yung bahay na pinangako ko sa'yo. At sa loob ng 5 taon, hindi lang nakaahon si Sherwin, abay mas naging big time pa ngayon. Ang pinangako niyang bahay para sa kanyang asawa na ipatayunan niya. Modern, 4-story na malamansyon, may sariling gym at overlooking. At kung paano siya muling umasenso, pinagsabay-sabay niya ang pagnenegosyo. Sa lahat ng pwedeng pagkakitaan, nalaway ang puhunang ginawa ko para makabangon. Nag-ahente siya ng lupa, nag-direct selling, nagbenta ng sabon at kape, at nag-buy and sell ulit ng kotse. Nag-aral din siya ng forex trading, kung saan niya ininvest ang mga kinikita niya sa mga online business. Unti-unti, nakabangon ako. No? Una kong ginawa nung nakabangon ako, ako na yung kumontak sa mga bangko. So nung nabayaran ko na yung mga utang ko, doon ako nag-start na gawin naman yung mga pangarap ko. No? Ngayong meron na siyang 2 showroom ng sasakyan. Mas mahirap pa ako sa daga pero nakuha kong makabangon na sipag at syaga lang, samahan mo ng swerte. Nandito na ako ngayon, nakabalik ako and then very grateful ako and thankful dahil nalagpasan ko yung struggle na yun. Sinwerte, minalas, sinwerte. Pero para kay Sherwin, ang mga pangyayari sa buhay natin dahil sa ating piniling diskarte. Walang ibang gagawa ng success story mo kundi sarili mo eh. So wag mong iaasa na yung pag-asenso mo sa ibang tao. May diskarte ka, sama mo ng swerte, ayun, mas maganda ang sa'yo.